Ayon kay Errol Spence Jr., nabubugbugin at tinanakout daw niya si Terence Crawford. Nagpayag si Errol Spence Jr. ng pinakagusto niyang kalabanin ay ang mga kapwa niya champion na sina Manny Pacquiao at Terence Crawford. Hindi man sa madaling panahon sila maglalaban, pero sigurado daw silang maglalaban dahil ang layunin daw ni Spence ay makolekta lahat ng belt sa welterweight division bago siya umakyat sa ibang division. At naniniwala itong si Spence na bubugbugin niya at inanakout itong si Crawford kung sakaling maglaban sila. Bagaman daw natalo si Egidius Kabalyuskas kay Crawford via knockout, eh sinaktan naman niya ito at pinabagsak si Crawford sa laban nila noong December. Kahit pa hindi naman itinuturing sa Kabalyuskas na elite fighter. At nabanggit pa ni Spence na sinaktan din ng maliit na si Yorkis Gamboa si Crawford sa kanilang laban noong 2014. At ito ang dahilan kung bakit naniniwala si Spence na inanakout niya si Crawford. Yeah, I feel like I'll punish him. Nah, definitely. If that guy, if the Russian dude, whoever he fought, could knock him down or to drop him, I definitely have a great chance of stopping him. I think Errol, he's been hurt by Gamboa too, so I definitely have a great chance to stop him. Boom! Kabayaskas comes forward! Si Spence ay may taas na 5'10", samantalang si Crawford ay 5'8". Kung sa tibay ay subok na itong si Spence na nakipagsabayan sa mga power puncher na sina Kell Brook at Sean Porter at tinalo niya ang mga ito. Kaya malamang kakayanin din niya ang lakas ni Crawford at unti-unti nito hanggang tuluyang in-knockout. Itong pagiging matibay nga ni Spence at ang walang humpay na pagtira niya lalo sa katawan ng kanyang kalaban ang posibleng magpanalo sa kanya kontra kay Crawford. Kahit pa mukhang mas bigay to daw mga suntok ni Crawford, pero mas kokonti kaysa sa mga ibinabato ni Spence. At ito nga ang magpapahina ng unti-unti kay Crawford at ikakapanalo ni Spence sa puntusan. O kaya bandang huli ay knockout, katulad ng ginawa ni Spence sa dating champion na si Kell Brook. Sa ngayon ay hindi sapat ang mga armas ni Crawford para talunin si Spence. Kahit pa yung pagbabago ng stance ni Crawford at yung kanyang counterpunch ay malamang hindi sasantuin ni Spence. Hindi naman daw nakaka-apekto sa kondisyon ngayon ni Spence ang pagkakadisgrasya niya sa kanyang sasakyan ayon sa kanyang trainer. Ayon naman kay Crawford ay hindi naman daw siya nasaktan nung bumagsak siya sa laban nila na Kabalyuskas at yung referee nga ay tinawag niya itong tulak lang kaya napaluhod si Crawford. Pinagmamalaki naman ng kampo ni Spence ang pagkapanalo niya kina Mikey Garcia at Sean Porter dahil tinalo daw niya ang mga ito sa kanilang sariling laro na kung saan sila mahusay. Si Mikey daw na kinilalang magaling sa technical skill ay tinalo ni Spence sa technical. At si Sean Porter na brawler at magaling sa malapitan ay tinalo ni Spence sa malapitan na laban. Na kung tutusin nga daw ay kaya niyang talunin si Porter ng madali lang sa pamamagitan ng malayo ang pakikipaglaban. Sa ngayon ay mukhang si Danny Garcia muna ang makakalaban ni Spence dahil siya ang number 1 na mandatory challenger sa WBC belt niya. Magandang laban din naman ito, pareho silang matibay. May dalawang talo na si Danny Garcia pero mga dikit lang ang mga laban na yun at hindi pa nito nararanasang bumagsak at manakout at may pamatay itong counter left hook na makakapagpanakout ng isang tirahan lang. Salamat sa panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!